Isang mapagpalang araw po muli sa inyo at maraming salamat once again for joining me dito sa ating ikalawang edisyon, ating programa ngayong linggong ito kung saan hatid po natin ay tugon sa ating bawat tanong. And this is, of course, Solution, your grace-based devotions with me, your host, Laverne. At maraming salamat po sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na tayo po ay makita-kita, mag-jamming at aral at matuto sa loob ng ilang minuto. Mapagyaman po tayo sa yaman ng kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. And of course, gusto namin batiin ating mga kaibigan, mga suki at mga bagong kaya nga napapasyal po sa ating programa. Hindi po aksidente na kayo po ay napunta dito yan sa ating programa dahil ang ganda po ng pahay ng Diyos para po sa ating mga buhay. So once again, this is Solution, your grace-based devotions, of course, with me, your host. Ako po mga kasama ninyo. And my name is Laverne. At pag-usapan po natin ang makinalaman sa buhay-buhay at mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Dahil ito nga po ang pagkakataon at masarap na panahon kasama ng ating buong pamilya habang tayo po ay nasa ating mga tahanan bilang pagsunod. Of course, ECQ Enhanced Community Quarantine. At samantalahin po natin ito, tawagin ang buong pamilya at pag-usapan po natin ang nananaganang kapahayagan ng salita ng Diyos. So, kumusta po kayo? At kung ako naman po ang inyong tinatanong at maraming nga nangungumusta, mabuti-mabuti, humahaba ng buhok. And I believe after po nitong ECQ, baka long hair na po tayo lahat. Kami po ni Kuya Agas, mahaba na rin ang buhok. Dilibiro ko naman si Nisa, sabi ko, mahaba na ang kilay niya. Dahil talagang wala tayong pagkakataon. You have to stay at home bilang pagsunod at bilang isang masunuring mamamayang Pilipino. So, kumusta po kayo? Darayan ko po na kayo po'y patuloy na nakatutok at samahan po kami sa loob ng ilang minuto at tayo po'y matuto sa yaman ng salita ng Diyos. And of course, sa atin po mga kaibigan at mga kababayan sa labas ng Pilipinas, good morning, good afternoon, and good evening. Ang amin pong pagbati sa inyo. Para po sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas at sa buong Mega Manila, isang mabiyaya at mapagpalang gabi po ang aming pagbati. Dahil tayo pinapanood every night via Facebook Live every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. And of course, pwede rin pong pakilike nyo na rin po yung ating fanpage, Solution Grace-Based Devotions. At pakishare na rin po yung ating programa para mas malawak po at marami pong naaabot. Lalo tigit yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin na nasa bahay lamang naman po para sila po ay mapagpala sa ating mga pinag-uusapan at makakilala. Yan pong pinaka-importante at magkaroon po ng personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At tayo rin po ay maaari pong mapanood via YouTube. Punta lang po kayo sa ating YouTube channel at mag-subscribe na rin yan sa ating Mismo TV, MISMO TV, at pwede nyo pong balik-balikan yung ating mga episode doon. So, ang dami talagang pagkakataon na tayo po ay ikaw mapagyaman sa salita ng Diyos. And as we move on
Ayan, kagalakan po namin ibahagi sa inyo isang napakagandang paalalang awitin ngayong araw na ito habang nihahandaan niyo po ang inyong mga sarili para po sa ating Bible study. Maya-maya po yan, makalipas ng awitin ito. Syempre pa, dito na yan sa ating programa kung saan ihatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, The Bird. Jesus, ikaw pala may pag-ibig na ibang-iba sa dinami-dami ng naranasan na sa'yo pala ang kapayapaan. Jesus, oh Jesus, Jesus, ko ngayon lang number one. Hindi mo akong iniiwanan, ikaw ang tunay na kaibigan. Jesus, oh Jesus, oh, 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 oh. Sa'yo ang lahat ng mga awitin ko, mula sa lupa hanggang sa langit, tuloy-tuloy akong aawit. Jesus, oh Jesus, ikaw pala, ikaw lang ba para sa'yo, Jesus. At maraming salamat po sa awiting ating napakinggan at siya nagatid sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito yan sa Solution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Laverne. At ito nga po ang programa kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At ang ating pong tugon sa ating bawat tanong ay magmumula. Ito po ay kukunin natin mula sa salita ng Diyos. Napakayaman pong pinaghuhugutan natin. Hindi po manggagaling sa aking interpretasyon. No, no. At syempre pa, para po matibay ating pundasyon, ito po ay magmumula. Ibabahagi sa atin ng Diyos bilang kanyang revelation. At ito po ay sa pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, mapapagyaman pa po ating kaluluwa. And at the same time, tayo po ay lalago sa ating pananampalataya at sa pagkakilala po sa mayamang kapahayagan ng tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin. Kaya naman kaibigan, muli po, welcome po sa ating pag-aaral. Ito nga po ang ating programa. Tawagin na po ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kamag-anakan, at tayain na po sila. Meron tayong Bible study online. Of course, atid sa inyo ang ating programang Solution. Muli po, isang mapagpalang araw ang aming pagbati at welcome po muli at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at panunood. Dito yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. At meron po tayong katanungan na bibigyan po ng tugon bilang sa ating pag-aaral. At ito nga po ang programang Solution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Laverne. Ako po yung nagpapasalamat for joining me once again sa ating ikalawang araw ng pag-aaral po ng may kinalaman sa biyayang hatid sa atin ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. So, kung kayo po ready na, at alam po hawak nyo na yung mga ball pen at papel at kasama ng Biblia, importante po ito kung yung kakaligtaan. Although, ipapakita namin sa screen ang mga verses na ating pag-uusapan. So, sa ating pong pagpapatuloy ngayon, magkaroon po muna tayo ng
konting pagbabalik tanaw sa mga pinag-usapan natin kahapon. At napag-alaman po natin sa ating talakayan kahapon, it's all about yung episode natin kahapon kung gusto niyo pumbalikan. Behold the sixth word. It is finished. Pinag-usapan po natin at tinalahin natin bilang pagbibigay tugon sa ating tanong na bakit po pang-anim sa seven last words na binanggit po ng ating Panginoong Hesukristo, yung it is finished. So ano po ang kahulugan po nito? Bakit pang-anim? And the second question na binigyan po natin ng tugon kahapon, ano yung natapos na? Bakit it is finished? Pero syempre, kagaya po na sinasabi natin, bago po natin muling balikan ang tugon sa mga tanong na ito, naalala niyo po yung pinag-usapan natin about numbers. At di ba palagi po natin sinasabi sa ating programa, wala pong insignificant detail sa Biblia. Even po yung numbers, meron po itong importanteng nais ipapatid po sa atin. So, konting review para sa mga kaibigan natin. Ano po ang ibig sabihin po ng number one? Tama, unity. Number two, it's all about agreement. And number three, resurrection. Tama. Number four, it's four winds. North, east, south, west, or earth. Number five, ano po yung number five? Ako dapat, hindi nyo po kinakaligtaan yan. Sige po, grace. So, kung kayo po ay kasama natin ngayon, pwede nyo po isulat sa ating chat box yung sagot at ibahagi nyo po sa amin ang inyong mga natutuhan kahapon. Okay, number six. Yes, the number of man, yung propensity niya to work, work, work. And number seven, it's about rest or completion. Number eight, new beginnings. Number nine, numero po ng Holy Spirit, nine gifts and nine fruits of the Holy Spirit. And number ten, it's all about perfection. So alam ko kaibigan, talaga namang nag-aaral po kayo at patuloy po tayong pinapagyaman mula po sa salita ng Diyos. So once again, wala pong insignificant detail sa Biblia, even po yung numbers, hindi po nilagay ng Diyos yan para pampadagdag lang sa pahina ng scriptures, hindi po, may kahalagahan po yan. Now to answer the question at pagbabalik tanong po sa ating pinag-usapan, bakit ika-anim sa pitong huling wika, binigkas sa ating Panginoon ng it is finished? At ano yung finished? So, dalawang questions po ito na sagutin po natin bilang pagbabalik tanaw. Well, as we all know, sa pinag-usapan natin at nireview natin kanina, yung number six is the number of man. Ito po yung propensity ng tao to prove himself. Kasi gusto ng tao, lagi siya merong iaambag. Para ika nga eh, meron naman siyang ipagyabang. So, sa krus ng Kalbaryo, kaya po ito pang-anim dahil tinuldukan na po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon Hesukristo ang lahat po ng kakayahan ng tao para siya po ay pagpalain at makamit po ang sumpa. Dahil under the old covenant, yung law-keeping covenant, it's based on man's perfect obedience and performance. So ito po ay tinuldukan na sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ito yung pang-anim sa pitong huling wika. And then ano po yung natapos na? Bakit it is finished? Well, ang goodness po ay tinapos na po na ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hebrews chapter 9 verses 15, 16, and 17, ang lumang kasunduan. At ito po yung tinuturing ng annulled, obsolete, out of use. So, ibig sabihin, wala na pong kabuluhan yung lumang kasunduan. The Mosaic Covenant based on man's perfect obedience and performance. Ito po yung pag nakasunod ang tao, sabihang pagpapalain po siya ng Diyos. Pero pag hindi nakasunod, hindi po siya pagpapaluin, siya po ay susumpain. So, ang good news, pinawi na po ito ng Diyos. Wala na po itong kabuluhan. At itinatag na po niya ang isang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. That's why he said, it is finished, bilang pagbibigay po ng daan sa isang mas matibay na kasunduan. Ito po ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. It's a better covenant, an excellent ministry in as much as because Jesus today is the mediator of this better covenant established on better promises. Hebrews 8 verse 6. Now, if you would ask me, sandali, sabi mo, tinapos na o obsolete na yung lumang kasunduan. Can you give me a verse? Of course, meron po tayong talata ng papanghahawakan. It's found in Hebrews 8:13. So, basahin po natin bilang patotoo na ang Mosaic Covenant po ay sabihang wala na pong kabuluhan. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete. So, referring to the Mosaic Covenant. And whatever is becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. So, once again, that's Hebrews 8, verse 13. So, malinaw po. Kaya pala, kaibigan, ang bagong kasunduan po ay mas mainam na itatag sa mas mainam ng mga pangako. Dahil ang pangako po na ating Diyos, pamagitan po ng kamatayan ating Panginoong Hesukristo, with this new covenant of grace, mababasa niyo po yan sa 2 Corinthians 1,
verse 20. So pwede niyo pong buksan ang inyong mga Biblia at i-meditate po ang kagandahan po ng talata yan. At sa ating pagpapatuloy, ay makilang lamang po nitong last week na meron ako napakinggan na actually parang pare-parehas yung sinasabi na about the yung it is finished yung mensahe. Dahil di ba nung last week atin pong ginunita ang Semana Santa o yung Holy Week. So samot sari po yung napapanood natin at napapakinggan natin sa radio or via online about the 7 palabras. And meron po akong mga napakinggan na sabi nila na yung isang preacher sabi niya, kaya po it is finished dahil sabi daw po ng Diyos, you have to move on. And then tapos na po siya doon. Sabi ko parang bitin. So hindi lang po dapat tayo mag-move on. Of course, we have to move on. Pero I hope yung ating mong pinag-usapan sa ngayon nakasandig sa matibay na pundasyon. Kaya po tinapos na ating Panginoon ang lahat sa krus ng Kalbaryo dahil meron na pong bagong kasunduan. So hindi lang po basta mag-move on. So dalayan ko po bilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw isa kang theologian. Opo, hindi lang mga pastor ang nag-aaral ng salita ng Diyos, pati po yung pati ikaw, lahat po tayo dapat meron tayong matibay na sandigan. So alam na po natin ha, at ibahagi niyo po yung ating episode kahapon. Yung episode natin, ang title nito ay The Sixth Word, It Is Finished, para po sa mga kapatid natin malaman nila bakit nga ba it is finished at saka bakit pang-anim sa seven last words. So as we move on sa ating bagong pag-uusapan po sa ngayon, pag-usapan naman po natin ang kahalagahan po na ano pa yung biyaya po nakakabit natin kapag tayo pinakikinig ng salita ng Diyos at pinapakinggan. Hindi lang po tayo dapat nakikinig, dapat pinapakinggan. Naalala ko po ng ang ating Panginoong Hesus Kristo po nung siya po ay nasa ministeryo niya dito sa lupa. Paulit-ulit po niya binabanggit sa kanyang mga disipulo na siya ay makalipas ng tatlong araw ay muling mabubuhay. Pero tila narinig lang po nila ito, hindi nila pinakinggan. And then after 3 days, siya po ay na-resurrect na mula sa mga patay. Gulat na gulat po sila. Well, it goes to show na nagsasalita po ang Panginoon ay sila po ay nakikinig pero hindi nila lubusang pinapakinggan. Nakakalungkot po yun. Sa panahon po natin sa ngayon, I would suggest na tayo po bilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, kayo po ay kasama namin nanonood sa ating programa, wag lang po niyo bastang pakinggan. Ika nga, wag lang kayo basta makinig. Pakinggan po natin. Kasi importante po para maitatag tayo sa isang matibay na pundasyon. Kaya po naisin po namin na kung ano po yung saloobin nyo sa ating mga pinag-uusapan. Sige lang po, isulat nyo dito sa ating comment box at gusto po namin kayo makilala ng lubusan. At nakagalahan po namin na malaman na kayo po ay ika nga ay nag-i-enjoy talaga namang in love na in love sa nananaganang kabahayagan o yung revelation po ng mga tinapos na gawa na ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So, importante po, maintindihan natin, anong difference ng Christianity sa relihiyon, ng relihiyon sa Christianity. Kasi marami po sa panahon natin sa ngayon, especially itong panahon ng ECQ, ang dami talaga online services, you have to distinguish what is the difference between religion and Christianity. Well, ang kaibahan po nito, sa isa't isa, religion ay place the burden of salvation on the back of every person. Nilalagay po niya yung bigat ng kaligtasan sa likod ng bawat isa. Ngayon, sinasabi po ng relihiyon na tinuturo, you have to do this para ikaw ay pagpalain ng Diyos. You have to do that para pangitiin mo ang Diyos as if ang Diyos po ay nakasimangot. At sinasabi po ng marami, be pleasing before God. Dapat gawin mo to. Puro do's and the don'ts. And then, sasabihin po nila, you have to do this para ikaw ay maging banal, para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. This is placing the burden of salvation at the on the back of every person. Well, this is religion. Naku, nakakalungkot po ito. So basically, religion is all about what you can do to earn and gain God's favor. It's all about your obedience and perfect performance to earn your place in heaven. Nakakalungkot po ito, no? But the gospel, Christianity is different. Very much different po sa religion. Christianity or true Christianity puts the burden of salvation to the finished work of Christ on the cross. It's all about Him, mga kapatid. Kaya po tayo may kaligtasan dahil po sa pagsunod, sa pakay at kalooban ng Diyos Ama. At ito po ay sinakatuparan ng lubusan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Remember, mga kapatid, the gospel, it's not about you, it's not about me, it's not about us, it's just about Jesus. All you have to do, our only part is just to believe and to receive. Kung ito po ay trabaho, napakasarap na trabaho. Just have to believe. Put your faith on the finished work of Christ on the cross and then tanggapin po natin. And then say thank you. Acts 13:39 tells us,
And by Him and by Jesus Christ, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified from the law of Moses. Napakalinaw po ng talatang ito. And by Him, sa pamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo, everyone who believes is justified or made righteous. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nanampalataya sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Made righteous or justified. From which you could not be justified by keeping the law of Moses. Maraming tao po nandito pa rin sa reliyon. Mga kapatid, Biblia na po nagsasabi, mapapagod po kayo. Kahit po anong gawin po ninyong pagpapagod, kahit sabihin niyo po, sundin niyo po yung sinasabi ng reliyon, you have to do this, you have to do that to earn God's favor para managod sa iyo ang Diyos. Gawin mo ito, kapatid. Magbigay ka pa ng marami para mapangiti mo ang Diyos. Kapatid, hindi po yan true Christianity. And that's not the gospel. That is religion. Because religion, once again, puts the burden of salvation on the back of every believer. So, hindi po yun ang relihiyon na dapat po natin sinusunod. Dapat po maintindihan natin. Pag-usapan po natin ang katotohanan sa likod ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Nang sa gayon, maranasan po natin ang ganap na kapahingahan, kapayapaan, at ito po ang magdudulot sa atin ng kagalahan. At hindi mo may iwasan na ma-inlove sa isang Diyos sa unang nagmahal po sa iyo. Hindi mo rin may iwasan na maglingkod sa isang Diyos na siyang unang naglingkod sa iyo. Ito po ang ibig sabihin ng gospel. Hindi po kayo nakatuon sa inyong mga ginawa, bagkos sa mga ginawa na ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At isa pa pong bagay na tinuturo po sa atin ng relihiyon ang pag-uusapan natin tonight. At ang ating episode po for tonight, isang tanong, do you have to die to self every day? Once again, ito po yung ating episode for tonight. Do you have to die to self every single day? Well, the term die to self, hindi po ito biblical. Well, you would say, hindi, sinabi ni Apostol Pablo yan. Well, ang statement po ni Pablo ay die daily, pero wala po kayong mababasa sa Biblia na you have to die to self. Now, ano po ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyan? I die to self daily. It's all about physical dangers encountered as a traveling apostle. Yung kanyang pang-araw-araw na dangers na kinaharap, at alam naman po natin ang istorya po sa buhay ni Pablo, maraming persecutions. And as we all know, tayo pa mga believers, hindi po tayo redeemed from persecutions. Mararanasan at mararanasan po natin yan. Bilang patotoo na tayo po ay nasa tamang daan. Okay, so wala po ang die to self sa Biblia, and it's not biblical. Ang sabi po muli ni Pablo ay die daily, which means it's about physical dangers he encountered as a traveling apostle. Kasi marami po siyang lugar na pinupuntahan para magbahagi ng salita ng Diyos. At sa habang siya po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay sobrang persecution na kanyang nararanasan. Ganon din ang nararanasan ko, at ganon din po ang nararanasan po ninyo. Bilang patotoo na tayo po ay nasa tamang daan. So as a Christian, this is the question, do you have to die to self daily? Kahapon po pinag-usapan na natin ang biyayang hatid sa atin ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kaya po tayo ay sabiang pinagpala at binihayaang lubos dahil tayo ay na kay Kristo Hesus. You have to understand and be established in this truth. We are now in Christ. So, ano po yung being in Christ? Importante po ito. So, do you have to die to self daily? Hindi na pwede. Hindi ka pwedeng mamatay sa sarili mo dahil sa totoo lang, sa kamatayan po ni Kristo, sa krus ng Kalbaryo, Romans 6, verse 6, we were crucified with Christ. Romans 6, verse 8, tayo po ay namatay ng kasama ni Kristo. We died with Christ. So, hindi mo na kailangan mamatay sa sarili mo. And third, para po patay na patay na talaga ang lumang ikaw, hindi ka lang namatay, inibibing ka na kasama ni Kristo. Romans 6, verse 4. Gusto ko lang basahin po yung last part. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead, the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So, hindi po natatapos dito. Yung atin pong lumang pagkatao, yung iyong old self ay inilibing. Kasama rin po, nung nabuhay maguli ang ating Panginoong Hesukristo, kasama po tayong nabuhay maguli. At sabi po ng verse, mabuhay tayo in the newness of life. Now, ito po ang sinasabi ng Romans chapter 6, verse 8. Gusto ko lamang pong basahin po ang napakagandang talatang ito. Now, if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him. So, ito po mga katotohanan ito, ito mga kaganapan sa buhay mo, na mga nangyari sa ating Panginoong Hesukristo ay taliwas po sa mga pangkaraniwang turo na napapakinggan po natin sa ngayon mula po sa turo ng relihiyon, that you have to die
to self as a follower of Christ, as a Christian? Well, muli po, ito ay ang nakahalungkot na turo po ng maraming mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ito po ay umuumpog sa katotohanan na tayo po ay ipinako na kasama ni Kristo, namatay na kasama ni Kristo, at inilibing ng kasama ni Kristo yung ating lumang pagkatao. At yung bago po nating pagkatao ay pinuhay na kasama ni Kristo. So, ano ibig sabihin? It doesn't make sense kung kayo po ay mamamatay sa inyong mga sarili. Ito po ang mensahe na nakatuon po sa sarili at hindi po yung nakatuon sa mga ginawa ni Kristo. Die to self, di ba? Die to self. Ito po yung mensahe na nakatuon sa mga ginawa mo at hindi po nakatuon sa mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Well, die to self, ito po ay marangal pakinggan, pero hindi po kay Kristo ang kaluwalhatian. Di ba? Ang sentro po dito, sarili natin. Well, pinag-usapan natin kahapon, kaya po binanggit na ating Panginoong Hesukristo bilang pang-anim ang it is finished, dahil po tinuldukan na po na ating Panginoong Hesukristo ang propensity ng tao to work, and to prove himself na meron siyang kakayahan. Yun po ang dahilan. Now, kung gagawin mong you have to die to self, you are negating the finished work of Christ on the cross. Well, ang die to self po ay karaniwang programa po ng Iglesia. Ito po ang katotohanan. Using yung kanyang disiplina ng spiritual, yung tinatawag natin spiritual discipline. Ayon po sa sistemang ito, you have to be aware sa mga dapat mong gawin, mga hindi mo dapat gawin. You have to do this para maging kalugod-lugod ka sa Diyos. You have to do this para hindi sumimangot ang Diyos, para mapangiti mo ang Diyos. So, it's all about the do's and the don'ts. Hindi po ito ang gospel. The gospel is all about the finished work of Christ on the cross. So, kung kayo po ay nasa do's and the don'ts, ito po ay relihiyon. Wala po itong ipinagkaiba sa matagal ng paniniwala at gawain po ng tinatawag na asceticism. Asceticism. Now, what is asceticism? Bigyan po natin ng kahulugan ang katotohanan ito. It's a severe self-discipline and avoidance of all forms of indulgence, typically for religious reasons. Ito pa yung isang meaning po ng asceticism. A lifestyle characterized by abstinence from sensual pleasures, often for the purpose of pursuing spiritual goals. So muli po, ito po ay pagpipigil sa sarili para makamit po yung pinakamataas na antas ng espiritualidad. At ito po ay ang relihiyon, FYI, ng mga monks at sadhus, asceticism. Ginagawa po nila yung pagpipigil sa sarili, hindi po, tiisin nila ang sarap ng buhay, ang kagandahan ng buhay para makamit po yung pinakamataas na antas ng espiritualidad. And once again, FYI, ito po ang relihiyon ng mga monks at sadhus. Hindi ko po itinatanggi ang pagpipigil sa sarili. Well, ito po ay nasa Biblia, Galatians chapter 5. Ito po ay self-control. Pero mind you mga kapit, the good news about self-control, hindi po ikaw ang magkocontrol sa self mo. Kasi yung tunog, di ba, self-control, bahagi po siya ng fruit of the Spirit. So it's a fruit. Hindi po ito bahagi ng works. Ito po ay fruit. So hindi po ito umaayon sa sinasabi po na prinsipyo ng die to self, which is asceticism. Mga kapatid, hindi po ito biblical. Hindi mo kailangan pigilan ng sarili mo just to achieve something. At in this case, gusto po nilang abutin ang pinakamataas na antas ng espiritualidad. Well, para po sa akin, hindi ko po minamaliit ang pagpipigil sa sarili. Bahagi po ito ng buhay natin. Nasa atin po ito bilang mananampalataya. Pero hindi po ito bunga na yung self-effort. Ito po ay bigay sa atin bilang bunga. Fruit of the Spirit. Bunga. Pag bunga, ibig sabihin, kusa po itong nangyayari. So, kung gagawin po natin ang die to self just to makabit po yung mga bagay na pagbandagdag sa ating spiritualidad, hindi po ito umaayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, kung gagawin po ninyo ang die to self para maging kalugod-lugod sa Diyos, maging kaaya-aya sa Diyos, para pagpalain ang lubusan ng Diyos, well, hindi po ito makatuwiran at hindi po ito umaayon sa salita ng Diyos. Kung ito po ang inyong pinapaniwalaan, you are insulting the finished work of Christ on the cross and you are negating yung kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa totoo lang, sa ating pinag-usapan itong mga nakalipas sa araw, lahat po meron pong significance sa kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo. Sa mga pinag-usapan natin, ilan lang po yun sa mga benefits na isa katuparan po ang bagong kasunduan. At ang mabuti po pa po dito, pinagbayaran na po lahat ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. That's why in John chapter 19 verse 30, he said, "It is finished." So pinagbayaran na po lahat ng Panginoon
ang lahat ng mabubuting bagay para sa iyo at para sa akin bilang mga mananampalataya sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ito ay tinuturing natin the gospel or mabuting balita. So, bilang mananampalataya, ito pong ating solution for tonight. To answer the question, do you have to die to self daily? Ito po ba'y para sa ating mananampalataya? Well, the simple answer is no, because kayo po ay patay na. Patay na kasama ni Kristo. So, yung lumang pagkatao, actually crucified with Christ, died with Him, and already buried with Him. But today, yung bagong ikaw ay nabuhay na kasama ni Kristo. So you don't have to die to self. Because kung gagawin niyo pa rin po yan to achieve yung mataas na antas ng espiritualidad, it doesn't make sense. Dahil nung tinanggap po natin ating Panginoon Hesus Kristo, yung ating dating patay na espiritu ay nagkaroon po ng buhay. Dahil nakamit po natin ang kanyang buhay. Ito po yung Zoe. Ito po yung tinatawag ng mga theologians na regeneration, where a spiritually dead person is spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Ito po yung tinatawag na born again experience. So hindi mo na pwedeng kamtin sa pamamagitan ng iyong mga gawa ang pinakamataas na antas ng iyong spiritualidad. Napakaganda na po ng kalagayan natin. Ang atin pong espiritu ay nananahan po at pinananahanan ng banal na espiritu simula nung tinanggap po si Kristo, magpawalang hanggan. Hindi po kayo iiwanan ng banal na espiritu. So, no need for you to do anything para ikaw nga makamit mo yung pinakamataas ng antas ng espiritualidad. At ang katotohanan, wala ka nang pwedeng gawin para ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos, kaaya-aya, at para mapangiti po natin ng Diyos. As if ang Diyos po ay nakasimangot, hindi po pwedeng mangyari yun. Siya po ay sabihang lugod na sa inyo. Dahil alam mo kung bakit? The good news is because we are now in Christ Jesus. Kaya whenever God looks at you today, He sees you in Christ Jesus. At bilang pagtatapos na rito po yung ating huling verse for tonight, it's found in Ephesians chapter 1, verse 6. Bilang pangahawakan po natin, talaga bang pag nakatingin sa akin ng Diyos kapag ako'y pinagmamasda niya ay lugod na lugod? Pangahawakan po natin, basahin natin ang ating huling talata sa gabing ito. To the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the Beloved. And once again, the word accepted here, in Greek, it means charito or charito. It means highly favored. Ngayon, bakit po kayo highly favored? At dalawang tao lang po ang binanggitan, itinuring po ng Diyos na highly favored. Tayo at ang si Birheng Maria. Luke chapter 1, verse 28. Dahil she was, the Lord was with her, at tayo naman po, we are now in the Beloved. Kaya po tayo ay papapanghawakan po natin. Because of what Christ did on the cross, tayo po ay kaaya-aya, ngiting-ngiti po ang Diyos whenever He looks at you today. Because He sees you in Christ. So, ang atin pong solution, ang mga biyayang ito po ay sa iyo na. Nasa iyo na. You don't have to die to self. Nasa iyo na yan. All you have to do, just believe and receive. At ito po ay pinagbayaran na po ng ating Panginoong Hesukristo mula po sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At siya po ay muling nabuhay at bilang patutuo na tayo po ay buhay na buhay kasama ni Kristo. And that's why you don't have to die to self. Bakit? I-enjoy po natin yung buhay, yung resurrection life na ating Panginoon Hesukristo na nasa sa atin ngayon at magpakailan pa man. Kaibigan, maraming salamat po for joining me once again dito yan sa ating Bible study online. Siyempre, pahatid sa inyo ang ating programang Solution. Maraming salamat po for joining me sa ating Bible study online. At dalayan ito po sa pagkakataong ito. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoon Hesukristo, I would like to invite you and give this opportunity na marahil po sa buhay niyo sa ngayon ay nararanasan po ninyo para bang sa kalungkutan po ng ating kalagayan, parang namamatay ako araw-araw. Pero you don't have to die to self. Kapatid, namatay na po para sa atin ang ating Panginoon Hesukristo. At dahil po dito, nakamit po natin ang buhay. At sa kanya pong muling pagkabuhay ay isang katotohanan. Kapag tayo po may relasyon sa kanya, ang turing po sa inyo ng Diyos ay isang matuwid sa kanyang harapan. So, ibigyan, gusto ko po kayong anyayahan. Mananalangin po ako. Ang kininyo pong panalangin po ninyo, yung aking panalangin, buksan po ninyo ang inyong mga bibig bilang pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito mula sa aming mga pag-aaral.
Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan hiwalay sa inyo. Kaya naman, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po dahil sa krus ng Kalbaryo ay lubusan mo nang pinatawad ang lahat ng aking mga kasalanan. At salamat din po na ang aking pangalan nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig at sakdal na pagmamahal. Amen. Kaibigan, ako na lang po mananalangin sa pagkakataong ito. Aming Diyos, maraming salamat po, Ama, sa isa na namang pagkakataon na kami po ay pinagsama-sama mo at patuloy po namin i-enjoy ang napakagandang mensahe na iyong Ebanghelyo. Salamat, Panginoong Jesus, sa mga katotohanan na iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na hindi na po namin kailangan mamatay araw-araw. Salamat sa katotohanan ito. Nadalayan ko po na makita po ng bawat isang kasama namin na nag-aaral sa amin pong programa ay makita po namin ang biyayang laan ng iyong kamatayan. Ang kaganapan po ng aming kasiyahan, kagalahan, kapayapaan sa buhay nito. Bagaman, Panginoon, ang mundo po ay nasa ilalim ng kalungkutan, pero sa katotohanan amin po napakinggan, ito po ang aming blessed hope na pinangahawakan, ang mga kaganapan sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay bunga ng iyong pagsunod sa pakay at kalooban ng Diyos Ama. Salamat din po, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagtuturo po sa amin at sa pagbubukas ng aming isipan sa napakasaganang kapahayagan ng iyong Ebanghelyo. Salamat, Panginoon, salamat aming Diyos sa aming mga kapatid na kasama po namin sa ngayon. Silang mga nagbukas ang kanilang mga puso para tanggapin po kayo. Panginoon, kayo na po ang patuloy na magturo sa kanila ng mga katotohanan ito at mapagyaman po sila sa aming mga pinag-uusapan. Purihin ka, ito po aming panalangin at pagsamba at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, isa na naman pong edisyon ng ating programang Solution ang sumainyo ngayong gabing ito. At pansamantala po, tayo po ay maghihiwa-hiwalay muna dahil itutuloy po natin bukas sa ating pag-aaral sa napakayaman at nananaganang kapahayagan ng Ebanghelyo na ating Panginoon Hesus Kristo. So, dalangin ko po na kayo po ipatuloy na napagyaman sa ating mga pinag-usapan. Dito lang yan sa Solution, Your Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. At natugunan po yung ating katanungan na, do you have to die to self? No. Sagot po yan, hindi na po. Dahil kayo po ay buhay na buhay with the resurrection life of Christ. So, ang gusto po ng Panginoon, you just have to enjoy life, yung Zoe life na kaloob po sa atin ng Diyos. Pamagitan po ng ating Panginoon Jesus Christ. At ito po ay magbibigay sa atin ng kagalahan. At magiging patotoo pa tayo sa mga tao, makita nila, bakit buhay na buhay ka? Dahil buhay na buhay sa iyo ang katotohanan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So muli ko, maraming salamat for joining me at bukas po ay pagpapatuloy po natin ating mga pinag-usapan. Paki-share na rin po yung ating episode tonight para po mas marami pong maabot at ito po yung pamamaraan natin para makapag-evangelize po tayo lalo tigit sa mga panahon ito. So thank you so much for joining us and for keeping me company. Salamat din, Kuya Aves, napakasipag sa aking pamilya, aking Mami Jo, kay Ate Arian, ang buong pamilya po namin, ministeryo ito ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pananalangin at suporta sa ating gawain. At bilang pagtatapos, narito po ang nais kong iwan sa inyong pabaon. 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ito yan, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!